Nagpaabot din ang pagbati si Vice President Sara Duterte ngayong Pasko. Kasabay nito ay sinabi ng pangalawang pangulo na hindi dapat kalimutan na bigyan ng pasasalamat at pagpupugay ang mga frontliner na kahit Pasko ay malayo sa kani-kanilang pamilya ay nagtatrabaho dahil sa tawag ng tungkulin. Dagdag pa ni Vice President Duterte, nagsisilbing tanglaw ng pag-asa at katatagan ang kanilang pagsasakripisyo para sa Diyos, sa ating bayan at sa kanilang pamilya. Tinawag pa niyang simbolo ito ng katatagan at pagkakawang gawa habang pinoprotektahan ang ating bansa. Dagdag pa ng Vice Presidente, ang kanila ring paglilingkod ay pagpapakita rin ng pagmamahal nila sa ating bayan at sa mga Pilipino. Ngayong panahon ng Pasko, habang kayo ay nagsisilbisyo na malayo sa ginhawa ng tahanan, naway malaman ninyo na kayo ay nasa aming mga isipan at panalangin. Hindi man napapansin ang inyong mga sakripisyo, ngunit nagdudulot ito ng karangalan sa inyong pamilya. Naway ang diwa ng Pasko ay magbigay sa inyo ng lakas at ginhawa, naway maramdaman ninyo ang pagmamahal at pasasalamat na nararamdaman namin para sa inyo. Anuman ang distansya na naghihiwalay sa atin. Malipayong Pasko kaninyong tanan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat.